parang it's a choice nga kasi. It still goes back to it's your life, your choice. Mm-hmm. It's your body, it's your choice. Ganyan. Kung gusto mo magkaanak, edi go. Kung ayaw magkaanak, edi go. Parang kailangan lang talaga nating i-normalize na okay lang na hindi ka magkaanak. Parang hindi it will not make you any less of a woman if hindi ka maging nanay, di ba? KudaSerye kung saan tayo pa rin ay magkakwentuhan, magchichismisan at magkukudaan lang about life, adulting, career, love life, kaperahan at kung ano-ano pa. I'm Jazz and I'm your KudaSerye host, season 2. Kamusta kayong lahat mga kuda? Sana ay okay pa rin kayo at 2021 na, so yung iba sa atin siguro nagbabagong buhay. At ako naman, kung kayo ay follower talaga, nalaman niyo siguro na nag-upload ako ng solo episode last week. Gusto niyo ba yon? Kasi medyo hindi ko rin pa sure kung itutuloy-tuloy ko siya. Ayun, comment kayo or message ako sa Instagram kung gusto niyo yung mga ganong solo episode. Kasi willing naman na itigil kung hindi niyo bet. At for this episode, ay nag-invite na naman ako ng isang college friend, college batchmate, at para pag-usapan ng medyo sensitive ba to? Hindi ko sure kung sensitive, pero nakakatuwa na marami na rin nagiging open about this. At tagal ko na siya din gustong chikahin about dito kasi very open siya dito sa topic na to, na nasa title na. Ayun. At siya po ang ating second international guest all the way from Australia. Let's welcome to KudaSerye, Lauren Lopez. Hi, Lauren. Pasok. Hi. Hello, mga ka-jazzers. Hello. Kamusta? Very excited. Oo nga sabi niya, sobrang excited. At ito nga, sinabi ko kanina, ikaw yung ating second international guest. Oo nga. Hello from Sydney, Australia. Oh, may heat wave dito ngayon. Sobrang init. Ay talaga? Dito malamig naman. Siguro kasi di ba January, no, February? Dito. Oo, yun nga. Mm-hmm. Well, summer kasi dito ngayon. Ay, yung palang season dyan. Oo. Oo, so walang white Christmas dito. Hot Christmas. Kamusta naman dyan sa Australia? Wow! Okay naman, yun nga, sobrang init. Nasa 36 ata ngayon. Bukas nga daw 39. So, ayan. summer na summer ang dating. Oo nga. Ilang years pero ka na okay dyan? Okay naman, medyo normal. Ilang years ka na? Three years? Kasi mga end of 2017 ako dumating. Fairness. Oo, parang, 3 years. Oo, akala ko parang recent lang. At tagal na pala. Kaya nga binibilang ko din, sabi ko, in fairness, medyo ilang taon na ako dito. Oo. Pero kasi tinatry ko umuwi taon-taon eh. Mm-mm. Attached. Oo, syempre, Pinas pa rin nga. So si Lauren nga, nabanggit ko kanina, batchmate ko rin siya sa UPLB DevCom. Tapos marami rin kaming common friends. Tapos naalala ko, Lauren, sasali ka dapat nung org namin, tama ba? Oo. Yung mga best friends. Honorary best friend. Oo. Parang honorary member yan ng org namin. Kasi yung mga best friends din niya ay org mate namin. So, ayun. Tapos. Tambay din. Oo. So, ikwento mo yung paano ka napunta sa Australia. Sa mga nagbabalak dyan. Ah, ito na. Nagharap kayo ng jowa. Charot. True. Oo. So, madami kasing ways, yan. So, madaming ways pala para makapunta dito. Pero sobrang higpit kasi nila. So, yung most common is mga tao nag-aaral. Mm-mm. So, maraming nag-accept kasi sila talaga dito ng international students. But, syempre, mahal. Napakamahal. So, yun yung isang route na tiningnan ko. Oo. So, yung boyfriend ko, na-meet ko siya sa Pilipinas. Tapos,
kailangan niya bumalik dito after a year ata, more or less. So, pansay ko, sama ko. Plan mo pala talaga. As in, tinignan ko yung mga school options. And actually, biglaan lang siya. Alam mo, 1 month ko lang to inasikaso. Oo. And then, mga August, tapos, ano, finalized na siya by October. Parang ganun. Mm-mm. Basta bago siya umalis. So, parang yung una, naghanap talaga ako ng school. So, pwede kang mag-apply dun sa, may mga agency na tumutulong. Tapos, walang bayad. Kasi yung school yung magbabayad sa kanila. Oo. So, tingnan ko yun na option. Kaso, mahal nga. Kasi either kailangan magbayad ka ng tuition na sobrang taas or mag-show money ka, which is parehong mahirap. Tapos nahanap ko yung option na partner visa. So, meron palang ganun. So, kung kasi siya, medyo bahay-bahayan levels kami, ganyan. So, parang kailangan kasi magsama kayo at least 1 year sa isang place. So, pwede pala yun na hindi kayo kasal, ganun. Kailangan lang ng proof of relationship. Yan. So, pero nauna yung Australia bago si Jowa, na parang before, Australia ang target ko. Ganon? Nagkataon lang na Aussie siya. As in, hindi. Iba, hindi siya Aussie. Pero PR siya dito. Okay. Gets. So parang nagkataon lang din. Wala lang planong umalis. Ewan ko. Mm-hmm. Parang siguro kakastart ko nga lang nun sa isa kong work. 4 months pa lang ako doon. Mm-hmm. Tapos biglang wala. Iniwan ng lahat. Para sa pag-ibig. Lande. Yun lang. Oo. Makahanap na de. Charo. Yun, tapos ano, 1 month, dapat 1 year kayong ano, magkasama, ganyan. Mm-hmm. Isa yung address, punin mo yung mga Uber Eats, mga tawag dyan, yung food delivery, ganyan. Mga ganun. Oo, kasi kailangan may pakita na same residence kayo eh. Bukod sa mga pictures. Oo. So, ilang years na kayo ni Jowa? 4. Four. Oo, in fairness. Pero yun, okay naman. After, matagal din yung process. Pero pagka, dito na ako nag-apply ng partner visa. Pagkadating. O, kamusta naman yung parang paghahanap ng work? Okay. Nako. Mahirap. Mahirap. Well, siguro normal parang sa Pinas. Pero alam mo yung ano, apply lang ng apply talaga. Oo. So, mga 6 months ata bago ako nakahanap ng work. Ewan ko kung partida, kasi office work siguro yung hinanap ko. Kasi yung iba, pwede kang maghanap na, as in, pwede kang mag-work sa McDonald's, ganyan, or sa mga bar. Magdami dito ganun eh, yung mga vacation visa, ang tawag nila, work vacation visa, ganyan. So, yun yung hinanap nilang work. Kasi per hour yung sweldo. Mm-mm. Very flexible. Kaso, ang ma-arte si ate, gusto ng office work. Office work. Okay lang naman. Kung 6 months nag-antay. Pero no, ano, no? Pero may, yun. At least, parang palang, kasi parang siguro yung mga ano, typical na perspective dito pag Pinoy, parang pag nag-abroad ka, ang hirap makahanap ng office work. So, magsa-start ka talaga dun sa mga, hindi ko anong tawag dun sa mga jobs nga, na, kung nga, service crew, mga ganon. Oo. Kasi madami dito, as in, alam mo yung parang mas marami pa silang pera sa akin, ganyan. Pero talagang, yun yung work nila. Oo. Yung talagang hospitality, ganyan. Pero as in, normal siya dito. Kasi sa atin, di ba, medyo, ewan ko, iba yung stigma, parang ganun. Pero, wala. Normal talaga siya. Oo, yun nga. Saka malaki sweldo nila. Mas malaki sweldo nila? Baka chismis eh, no? Mas malaki pa yung sweldo nila sa akin eh. Yung iba. Oh. Kasi lalo siguro kung gabi ka, ganun. Kung overtime, no? Tsaka ko per hour, no? Per hour, tsaka ano, yung sa gabi ata, medyo mas malaking bayad. Tapos if holiday, double or triple pay, mga ganun. May mga ano din casual. Ako. Casual. Wala ka lang ng mga vacation. True. Na mga natatanggap ng mga pag sa office. So, na-enjoy mo naman ang life mo. Oo, yun lang. Diyan. So fun. Enjoy naman. Iba siya. Oo. Kaysa dyan. Mas tahimik in a way. Pero ang daling mag-commute. Oo. Saka naiingit ako sa mga post mo yung mga kain ka ng kain kung saan-saan. Siguro ano kasi diba dati mahilig ako lumabas. Eh ngayon hindi na ako masyado lumalabas. So puro pagkain na lang. Inaatupag. Oo. At least masarap ang food. Madami namang options. Oo.
So ayun nga, mga kakuda, kaya ko talaga ni-invite dito si Lauren dahil may gusto kaming pag-usapan na alam mo yung medyo iniiwasan siyang pag-usapan din ng iba. Yung hindi lahat very open to talk about this. Tapos si Lauren nga, lagi kong nakikita na open siya dito sa, yun nga, for ano, not having or not wanting to have kids. Tapos, kasi ako, sinabi ko nga kay Lauren nung in-invite ko siya, papunta na din ako dun sa ganun decision. Pero hindi ko rin sure, baka kasi wala naman akong jowa or wala akong parang partner. So, pero may mga reasons din ako. Tapos gusto ko siyang chikahin kung ano yung mga reasons niya dun. So, kailan mo naisip yun or kailan mo na-realized yun na, ah, hindi, ayokong magkaanak. Napaka-controversial. Ang hili ko pala mag-replyan yung mga taong nagpo-post. True. Kaya ako nakikita eh. yung mga groups na parang nagki-criticize niya. Oo. Talagang gusto kong magsagutin. Oo, get. Kasi yung sa akin naman, siguro ano lang siya, the past few years lang din. Kasi, ewan ko, siguro growing up in Los Baños, parang normal na i-expect mo na ano na parang gusto mo nang parang alam mo yun na parang at a certain age mag-aasawa ka tapos magkakaanak ganyan 'di ba parang yun yung expectations. So growing up yun yung naiisip ko. Tapos nung nagka-jowa tayo mga college ganyan akala mo ganun na yun na papunta na doon parang expect mo may kids pero ano wala talaga akong amor sa mga bata. I mean, kasi siguro yung huling bata na inilagaan ko, yung kapatid ko. Pero 6 years old ako noon nung pinanganak yung bunso kong kapatid. Mm-hmm. So, bata pa din ako. After noon, wala na talaga akong experience. Hindi naman hindi ako nakukuyutan sa mga bata, pero hindi ako marunong makipag-interact sa kanila ever since. Mm-hmm. Baka wala. Alam mo yung pag hindi lang ako kinausap, hindi ka kausap. Gets. So doon nag-start. Oo, tapos siguro in a way ganun, pero recently lang kasi last year parang sabi sa akin ng yung current jowa ko na ayaw na niyang magkaroon pa ng kids. So meron siyang dalawang kids. Mm-hmm. Meron na siyang dalawang kids. Uh-huh. So parang napaisip ako nung time na yun na parang medyo parang matatanggap ko ba yun. Mm-hmm. Tapos eventually parang na-realize ko rin naman na alam mo yun, 29 na ako. Sige, proud ako. Oh, same. Na ako. hindi ko pa rin siya nakikita sa future ko. Hindi siya nakikita sa future ko. Parang ngayon na nandito ako, medyo nakaipon na. Kasi noon, wala akong ipon. So ngayon, ang nakaipon na, parang ang gusto kong gawin is, alam mo yun, mag-travel, tapos mag-spoil yung nanay ko, ganyan. Mm-hmm. Parang may chance na ako na gawin yung mga gusto ko pero wala siya dun sa options. Mm-mm. Na gusto kong gawin. So yun, parang in a way na accept ko na siya after just a little while na parang diyan normal pero eventually ayun, I came to terms with it. Talagang wala akong plan. Parang ayun ya. Super si tingin mo, super final na yung decision mo na yan. Feel ko mga 99% ganyan. Uh-huh. Siguro yung 1% pa rin is yung upbringing. Yes. Gets? Kasi minsan idadoubt mo yung sarili mo na parang, tama ba yun? Ganyan. Pero at the end of the day, kasi parang hindi ko talaga siya ma-imagine, hindi ko siya maisip. Oo, gets. Kasi alam ko naman, as in hats off sa lahat ng mga nanay. Mm-mm. Pero parang hindi talaga siya for me. Mm-mm. Okay lang yun. Yeah. Kasi diyun nga, parang ang laging more on si outside siya na mga sinasabi ng mga relatives, yung ine-expect sa'yo ng society ng tao as a babae, di ba? Parang, ayun nga, syempre, sa age natin, 29 natin ako, parang ine-expect lagi ng mga relatives, ng mga family na ito na yung age para mag-anak. Tas lagi tayo, tayo ang tampulan ng questions kapag, sobrang Tagalog ko. Reunion. Reunion, Christmas. So ikaw, parang tinatanong ka ng mga ganon, lalo na ikaw, may jowa ka kasi, yun ang ina-expect nila, kailan ka ikaw. Ako, diba,
Oo, di ba mga 20 to 24, ganyan na may jowa ka na ba? Pag wala, reretuhan ka ng iba. Pag mga mas tumatanda, oh ano, ganyang age ka na? Nung ganyang age ako, tatlo na yung anak ko. Oo, oh, gets. Oh. Mga side comment. Nung umuwi nga ako last year, ano, parang dami nagtatanong sa akin kasi meron kaming event. May dahil nagtatanong sa akin, mga tito-tita, ganyan, kaibigan ng magulang, na parang, oh, bakit wala ka pang binibigay ng apo sa mami at daddy mo, ganyan, bakit ang saya-saya magkaroon ng apo, kasi dala nila yung apo nila nung time na yun. So parang ako, hindi po ako may ilig sa bata eh. Oo, kasi dati parang sabihin ko, ay, hindi pa, wala pa. Pero ngayon, flat out, sabi ko, hindi ako mahilig sa bata. Pero akala nila siguro joke lang. Oo nga. Oo. Alam mo, mayroon akong office mate na gusto niyang magkaanak. So married na siya. Tapos gusto niyang magkaanak eventually. Pero napagkwentohan namin yung pagiging child-free. Tapos tinanong niya ako, what do you feel when you see babies? Sabi ko, nothing. Sabi niya, okay, that's okay. Tapos parang sobrang natuwa ako kasi dito parang less judgment sa mga tao. Parang ina-accept lang nila yung answer mo na parang, oo, normal na ayaw magkaanak. That's okay. Parang ganun. Mm-mm. Unlike sa atin na parang, hindi, bakit? Sino mag-aalaga sa'yo pagtanda mo? Eh! Hate ko yung sagot na yun. Hate kasi parang, hindi mo naman, bakit mo binibigay mo sa anak mo yung responsibility para alagaan ka, di ba? yun din. Parang ina-expect mo na. Parang sa'yo yung burden. Pero hindi naman natin inaano yung mga mothers or yung mga gusto talaga mag-anak. Kasi yun nga, choice mo yun. Oo. Oo. Parang hindi naman natin i-discourage yung mga gusto maging nanay or yung mga nanay. Kasi hats off, sobrang hirap maging nanay. Parang just remembering kung ano yung ginawa ng nanay ko noon. Ganun na parang hindi ko kayang i-replicate. Same. Diba? Tapos biglang ang tawag dito. Ang gusto lang natin is parang ma-encourage yung mga tao na may doubts or yung mga tao na naiisip na ayaw nilang magkaanak na okay lang yun. Okay lang. Oo, na hindi siya weird. Kasi parang may napakinggan din ako ng podcast na about na parang yung mga ayaw daw magkaanak, ang tingin nga ng iba, selfish. Tingin mo, ano, paano mo sasagutin yung mga ganun na, ay, selfish ka kasi, ganun. Hindi, yun nga, actually marami ako nakitang ganun. Kasi parang, minsan, thinking ko ganun ako, parang, pero bakit kasi siya selfish? Yun yung tanong dun eh. Parang, dahil ayaw mo mag-lowell ng bata sa mundo, ganun. Eh, di ba, overpopulated na rin naman yung mundo. Mas selfish ba na gusto mong mga, I mean, true. Ewan ko, parang, it's a choice nga kasi. It still goes back to, it's your life, your choice. It's your body, it's your choice, ganyan. So parang, kung gusto mo magkaanak, edi go. Kung ayaw magkaanak, edi go. Parang kailangan lang talaga nating i-normalize na okay lang na hindi ka magkaanak. Parang hindi, it will not make you any less of a woman if hindi ka maging nanay, di ba? Yes. So, yun. Alam mo, nasagot na, ako. Very beauty queen, nasagot mo na lahat yung mga ano eh, gusto kong itanong. Malaman. Parang ako lang, share ko lang. Siguro, isa pang perspective na kung bakit, ano, nandun din ako sa parang thinking na maging child-free. Kasi, panganay ako. Tapos, parang breadwinner din. Parang sabi ko, pag nagkaanak ako, ulit na naman lahat ng ginawa ko na nagpa-angal, nagpa... Gets mo? Parang ulitan. Oo. Parang wala mo, parang ano naman. Yun nga, siguro, yung sinabi mo kanina na parang, ang mas nakikita kong gawin ko, mag-travel eh. Parang, after ko mapagtapos yung kapatid parang ko. Parang sarili mo naman, di ba? Sarili talaga mo naman. Na parang, ang nakikita ko pagkatapos kong pag-graduatein yung kapatid ko, ako naman siguro pwedeng mag-aral, ako naman mag-travel. Pero hindi ko talaga nasa isip na, ako naman mag-aasawa. Parang, hindi. Parang, gets mo.
Oo. Hindi, gets. Kasi parang hirap eh. Nakita ko nga, kasi parang, di ba, being a parent, hindi naman siya mag-end pag 18 ng anak mo. Pinapeling, oh, tapos na. Okay, sige. Pero lifelong responsibility siya. Nakita ko rin yun minsan sa iba kong kamag-anak, alam mo yun, na sobrang tanda na ng, kunyari, lola, ganyan. Pero sila pa yung nagsusuporta sa anak nila kahit na 15 na yung anak nila. Oo. Di ba, ang hirap. So parang, ayun. Parang kung nabasa ko nga din, parang sinabi, nanggit siya nung ate ng friend ko na kung hindi ka sure na gusto mong magkaanak, wag na kasi sobrang hirap. Speaking, ano siya, side of a mother na mayroong anak. Oo. So parang siya na mismo yung sabi, if di ka sure, wag ka nang mag-anak kasi sobrang hirap. Sobrang daming responsibilities, ganyan. Ano, yung nanay ko nga eh, lagi ko yung nababanggit. Kasi ngayon ko lang siya na-appreciate. Siyempre, pag bata ka, parang feel, wala, sarili mo lang. Oo, tiisip mo minsan. Pero yung nanay ko, siguro simula, ano, elementary hanggang almost college, ganyan. Gumigising siya 4 o'clock, 5 a.m. para ipaghanda kaming baon, mga ganyan. Tapos, laging naglilinis, luto, lahat na, kahit nung may trabaho siya, a-absent pag may sakit kami, ganyan. So parang naisip ko ngayon na parang, alam mo yung pag nasistress ka sa trabaho, tapos naisip mo, paano kung may anak ako? Oo. Talagang grabe yung mga nanay talaga natin. No? Ang galing din nila kasi. Parang ang galing nila, parang ako hindi ko po kaya. Parang gano'n siguro naisip natin, no? Parang siguro doble yung stress ko ngayon. oo nga. Kung ito nga lang, alam, nasistress na tayo eh. Oo. Alam mo yung parang na, minsan nakaka-guilty na hindi mo mabibigyan ng apo yung magulang mo, ganyan. Kasi yung nanay ko, saka yung tatay ko noon, gusto talaga niya, lalo na yung tatay ko, gusto niya daw ng ano, ng apo. Mm-mm. Pero ako parang, kayo mag-aalaga. Parang ayoko namang ibigay, di ba? Mag-anak ka pa. Tapos, sige, sa inyo na. No, willing naman sila mag-anaga. Buhatin ko for 9 months, tapos sila. Oo. Siguro yung balik ko sa Pilipinas. Oo. Diyan ka na, charot. Siguro yung isa pa din, aside from yung time and effort, siguro yung finance. Ako, parang, ako nga sa sarili ko, feeling ko, nagkukulang pa yung kaperahan ko eh. Tapos may mga gusto pa akong gawin. Tapos paano pa pag mayroon ka ng baby nga na mas, ano, mas magastos. Yun din, practical. At be, ang mahal magka-baby ngayon, no? Oo, tapos pandemic pa, di ba? So parang di mo alam kung mangyayari. Yung anak mo nasa loob lang ng bahay. Mm-hmm. Parang syempre, mapapraning ka pag lumabas ka, baka mahawa or something like that. Pero ayun, wala, ang hirap eh. Kasi parang dami mong kailangan isipin, lalo na nga yung finance. School pa, tuition. Parang pamahal lang pamahal yung tuition. K-12 pa. K-12 na. Years na. Di siguro din ang ano ko din, okay lang na gustuhin mo magka-baby, basta yung sure ka at yung ready ka dun financially. Parang, no, kasi parang siguro yung iba, basta na lang na, gusto ko magka-baby. Pero yung mga baby, yung mga bata, yung nagsasuffer sa dulo kasi hindi nila masustentuhan. Oo, yun din yung medyo negative ako dun sa pag-aanak na. Pag nag-anak ka, sure ka na susuportahan mo yan habang buhay kasi hindi niya responsibilidad ikaw. Parang yung ganun na thinking. Oo. Na parang babawian mo siya sa dulo. Kasi nakita ko ngayon kasi may... Oh, malaki ka na. Ito yung mga ginastos ko sa'yo. Oo, di ba? May bill ka pala sa huli. Kinompute pala. Oh, anak, yung tuition mo, ganyan. Ha? Itong utang mo sa akin. Wala, hirap kasi na, nakita ko nga din. Ano, nakita ko din yan. Kasi meron ako pina-follow sa Reddit. Yan. Merong child-free subreddit. Tapos yung iba doon, sobrang extreme naman yung galit nila sa mga may anak. Pero may iba rin na may... Naman. Oo. Hindi kasi, di ba parang, yun nga, katulad ng financial responsibility na ipapasa rin sa anak or kunyari, hindi ka pa pala emotionally ready pero gusto mo magka-anak. Tapos, di mo papansinin yung anak mo or di mo alagaan yung anak mo pag nung nandiyan na siya, ganyan. So parang ang nasa scar din daw yung mga bata. Mm-mm. Ganyan. So parang kung hindi ka talaga 100%
ready na maging magulang, tapos magiging pabaya ka, kawawa yung bata. Kasi in the end, sila yung magsasuffer. Parang utang na loob pa nila sa'yo na dinala mo sila sa mundo, hindi mo naman pala sila alagaan. Totoo yun. Kaya kawawa din. At ang dami ding mga bata na, kunyari, ang daming bata sa ampunan. Naisip ko rin yun eh, parang siguro na ano, may iba na nag-a-adapt, no? Kasi ayaw nila lang magdagdag kasi ang daming mga mas kailangan din ng alaga ng bata. Pero hindi rin ako sa pag-ampon. Baka kasi hindi wala ko... Wala na talagang bata. Eto, masabi ko, pag nagkukwentuhan lang kami ng mga kaibigan, sabi ko, sige, basta kung sobrang yaman nung mapapakasawa ko or kami dalawa, kung yayaman ako, sige, okay lang. Pero kung gantuhan lang, nasakto lang, parang hindi talaga. Muna. Mm-hmm. Ayun, medyo 80-20. May nakita ko pala. Meron akong nakita, shinare mo to. Feeling ko sa Reddit na sinasabi mo kanina na child-free kineme. Na parang, ano, hindi mo daw pagsisisi. Kung iisipin mo ngayon na pagsisisihan mo na hindi ka nagkaanak, promise, hindi mo yan pagsisisihan pag matanda ka na. Kasi yun din iniisip ko eh, baka pag matanda na ako, pagsisihan ko naman. May naiisip mo ba yun? Na hindi ka nagkwari sa pagtanda mo, dati, pagsisisihan mo na. Dati, pero I think sa dulo. Mm-hmm. Dati siguro, ano, may ganun. Pero yun ngayon, nabasa ko dun sa child-free. Kasi may nagtanong yan eh, na parang kung i-regret, but ano daw yung feeling na, yun nga, child-free na at a later age, kung kunyari kayo lang ng partner mo. Tapos ang daming sumagot na parang at 70, may routine na sila, ganyan, na maglalakad, or they will still do things together. Parang they're still dating, parang ganun. At even at a later age or at an older age. So parang, ano, it was a good reassurance na hindi mo naman siya mare-regret, ganyan. Ang nakita ko ang option before is yung i-freeze yung, ano, yung eggs. Oo. Nakita ko nga yun. Pero syempre, mahal naman yan kung meron kong datong, why not? Oo. Kung wala. Libo-libo din. Pili ko wala. Oo. Para i-spoil mo na lang yung sarili mo. Pero nakita ko naman na, ano eh, madaming reassurance dun sa subreddit na yun na it's not wrong, na parang hindi, you won't regret it, or may pwedeng magkaroon ng time, meron daw yung biological clock ba yun? At a certain age, pwede siyang mag-hit na isipin mo. Pero may nagsabi, okay lang yan, dadaan talaga siya, pero it will pass. Hindi ka naman, di mo talaga gusto, mawawala din yun. Parang meron lang something hormonal na nangyayari sa katawan for you to want it after a certain age. Pero after nun, okay na. Sabi niya, well, sabi nila, mawawala din mo. Oo. Kasi sabi ko, sa'yo ko yung nakita eh, parang shinare mo nga yun. Tapos, siguro ano din, isang pang point, ano, na kung iniisip, yung parang kasi ang tingin lagi, siguro sa mga, ano na to, older generation, na kapag ang babae hindi nagkaanak, parang ano eh, incomplete daw siya, ganun. Natanungan ka na ba nun? Or na... Hindi, parang hindi ka complete pa naman, as a woman. So, parang yun din ang isa pang point na hindi ka incomplete kung hindi ka magkaanak. Parang successful woman ka pa din, or kung ano yung definition mo ng success. Kasi sa akin, I think ang isang, ewan, hindi ko alam kung kailan siya nag-start. Pero kasi, ewan ko, growing up in Los Baños, noong una, syempre, ano, napaka... inosente ba ang swing ko? Kasi para alam yun, kilala lahat ng tao, small community, ganyan, magpunta kang hospital, pa-check up ka, kilala ka ng lahat. Oh, apo ka ni ganito, Tapos nag-Manila ako, biglang naging small fish in a big pond or big ocean, ano ko, anumang saying yun. Pero tapos parang mas liberal yung mga tao, dami mong natutunan, tapos na-open yung pag-iisip mo. Tapos since yung jowa ko is westerner, parang ang dami rin yung na ituro sa akin in a way. Parang alam yun, pag nag-share kayo ng experiences or nag-share, basta nagkikwentuhan kayo, ganyan. So ang dami ko natutunan, tapos in a way na-absorb ko yun. Na parang lalo na yung fact na, kasi tayo lagi tayong nakikinig sa mga tao eh. Ang hiling natin makinig sa sabi-sabi ng relatives, ng family, ganyan. Porque mga damit, mga jowa, mga pag-aanak, lahat may opinion ng mga kamag-anak o mga kaibigan din, ganyan. Mm-hmm. An unsolicited advice. True. Diba? Tapos parang sinasabi niya sa akin,
ano, hindi ko naman daw kailangan pakinggan lahat yun. Kasi at the end of the day, it's my choice. Parang it's my life. Ako naman, totoo naman, which is, which is true kasi ikaw yung naman yung direktang maapektuhan eh. So parang, ayun, so sa akin, hindi ko lang sila papakinggan. Parang lagi ako walang pake, ganyan. Hindi, parang in not in a super negative way, pero I still do what I want, ganyan. Tama. Alam mo, tatanungin sana kita nung parang how you and your partner agreed about it. Pero dahil nga binanggit mo na parang kay jowa pa nang galing mismo yung unang idea, no? Parang siguro ano din yun eh. Kung makakahanap ka din ng partner na mag-agree dun sa ano mo, na gusto mo maging child-free or okay lang sa kanya yun. Oo. Ano, alam mo, nababasa ko din yun before. Pero ang dami ko rin kasing na-realize na parang, di ba, sa atin, jowa, tapos kasal, tapos siya ka mag-move in. Yun yung general dynamic eh. Pero although lately, naiiba na rin siya na nag-move in together na yung mga couples before, kasal, ganyan, nagiging normal na siya. Pero doon ko na-realize na mahirap pala yung ganun. Alam mo yun? Kasi living together requires compatibility. Yes. So ang hirap din na parang first time nyo mag-move in together after nyo ikasal, na parang sino ba to? Doon mo makikita kasi yung buong pagkatao niya. Paano yung baka may mga bagay pala kayong pag-aawayan, ganyan. So doon ko din na na-realize na parang bago siguro ikasal, dapat pag-usapan na lahat yan eh. Like yung compatibility, tapos yung pag-anak, hindi porket ayaw, or gusto ng anak ngayon or ayaw ng anak. Parang, alam mo yun, kailangan mapag-usapan niya kasi hindi mo pwedeng isipin na magbabago din iisip niyan eventually, ganyan. E paano kung hindi? So, maghihiwalay kayo after 10 years or after 5 years together, ganyan. Kasi hindi nyo pala pinag-usapan from the beginning. Mm-mm. So, I think yung mga bagay na ganyan, ang daming kailangan i-map out bago ikasal, bago mag-commit sa kasal. Uh-oh. Hindi lang pala siya puro, alam mo yun, fairy tale dream, ganyan. Dami palang practical na bagay na kailangan pagdaanan. Sobrang daming kailangan pag-usapan. Oo, lagi ko rin yan naririnig na. So yan, pag naghanap ka ng jowa, live in muna. Hindi, alam mo, lagi ko rin yan naririnig na ano, okay nga daw na ano, makasama mo muna siya ng matagal para, siguro kaya din ano, yung mga, yung sinasabi rin lagi na makikilala mo yung isang tao kapag nag-travel kayo together. Kasi di ba pag-travel, as in, lagi kayo magkasama. Kung, lalo na kung matagal. Parang isa rin daw yung way na makilala mo yung partner mo, di ba? Pero ako din, hindi ko din inaano yung, hindi rin negative yung tingin ko sa mga nag-live-in. Kasi, oo, parang trial and error. Kasi dati, di ba, sobrang sama na, may connotation siya noon. Noon, parang napakalaking issue niya, ganyan. Ngayon, medyo nag-normalize na naman. Pero dito kasi, I guess, sa abroad, parang wala normal siya. Yung iba, parang housemates sila, ganyan. So, dun mo kasi talaga matututunan din eh. Lahat ng, paano kung di nga kayo compatible? Paano kung ikaw tamad tapos siya, wala, go, linis ng linis? Or ikaw yung linis ng linis siya naman, tamad pala, hindi ka pala tutulungan. Yes. Or tapos 'di ba, paano pag nagka-anak kayo, tapos ganun nga yung setup, mag-isa ka ba na parang ikaw yung magpe-parent kasi ine-expect niya pala na okay, ako lang yung andito lang ako for moral support, pero ikaw yung primary carer, 'di ba? Na parang okay, finance lang ako, bahala ka diyan. No? Teamwork din. Oo. Parang ganun. So kailangan talagang every sense of the word partner mo siya. Mm-mm. Kunyari, ano, Lauren, may nakikinig sa atin. For final, ano, message ko, na iniisip din na gano'n, na 80-20 na rin sila sa pag, ano, oo, being child-free. Ano marang message mo? Mamibigay mong advice? Ano, feel ko dapat, ano, pag-isipang mabuti. Well, big decision naman kasi talaga siya. So, pag-isipan mabuti, tapos magbasa-basa, mag-research, ganyan. Like yung subreddit ka na child-free, hindi mo makukuha ang insights, i-ignore mo na lang yung mga extreme. Pero, ang dami mong makikita ng insights. Tapos, isa pa is, yun nga, parang have mature conversations with your partner
from the very beginning. Kasi baka akala nga you will change your mind. E paano pala if buong isip mo tapos siya naman pala yung akala niya all this time mababago niya yung thinking mo. Pero what if hindi? So mag-end up in heartbreak lang din. Tapos I think yun nga, i-normalize natin that it's okay not to want to have kids and you're still complete as a woman. Yes. Even without children, ganyan. Yes. Thank you, thank you. Very beauty queen. Isend mo ka sa akin yung link nung Susend ko dalawa yun. Send mo ka sa akin. Kasi meron, nahihilig din ako magbasa minsan sa Reddit. Yung pag may ibang perspective kang gustong mas malaman pa. Yun din, magbasa-basa. Oo. Basa-basa talaga ito. Research lang din, oo. Oo, at saka research nga. At saka yung sa experience ng iba. No? Pero ayun nga, iba-iba naman tayong mga tao. Iba-iba tayo ng choices. Ayun, gusto ko lang mag-thank you ulit kay Lauren sa pagbisita dito sa KudaSerye at pinagbigyan mo ako. Medyo siguro ito yung unang medyo sensitive topic ni KudaSerye at nakakatuwa na very open ka to talk about this. At ayun, meron ka bang mga gustong batiin, i-shout out dito sa Pilipinas. Shout out ano sa mga yung dalawa kong best friends kasi sabi nila support din nila. Meron ng mga kilala din na iba kong friends na boto sa child free choice. So parang hindi lang boto pero mukhang ayaw din nila like you na 80-20 ganyan. So hello sa kanila and then sa nanay ko, you're the best. Pero yes, hindi kita mabibigyan ng apo but I love you ganyan. Yes, talaga mo ano shout out sa mga ano natin parents talaga din na tayo ay binuhay at nag-sacrifice. Ayun, again, thank you Lauren. Saka kung kayo pinasakit ang ulo ganun. Totoo. Ang pasaway din natin. No, tapos parang sabi ko nga din, isa pa. Wait lang, di, ano yung paano kaya ako kaparehas ko din yung magiging ano ko, hindi ko kaya. Ay, naku! Oh, girl. Naisip ko din yan. Ano ka ng katulad mo din, na sakit sa ulo. Oo, Diyos ko po. Ayun, kung nagustuhan niyo itong episode na to, please ano, share niyo sa Instagram or tag niyo kami yung thoughts niyo about dito sa being child-free. At tag niyo rin si Lauren sa Instagram. Ano ang Instagram mo, Lauren? Ay, maganda mga post niya. Ano, tinatry ko maging funny eh, Lauren Lorencinta. Ang cute, oo. Oo, kaya, LRN yun, Lauren Lorencinta. Oo. At, ayun eh, if you like this episode, you can follow KudaSerye on Spotify. A-upload din namin to sa YouTube. So, pwede nyo rin kaming panoorin sa YouTube, Google Podcast, Apple Podcast. At kung gusto nyo pa ng more Kuda about this topic, you can join our After Podcast Kuda Group sa Facebook, KudaSerye FB Group. At syempre sa Instagram at KudaSerye. Thank you so much, Lauren! Thank you! Magbabay na tayo sa mga jasters! Bye! Bye mga ka-jasters! Maraming salamat!